kapistahan ni San Isidro. San Isidro Labrador, no? Alam po pala ninyo, itong Labrador galing sa salitang Espanyol na labrar, no? Ibig sabihin ho is to work the land, to till, to plow, no? Kaya sabihin ni San Isidro magsasaka. Ito pong si San Isidro ay pinanganak sa Madrid sa Espanya sometime noong year 1070 at siya namatay noong May 15, 1130. So, alam natin na para sa mga santo, ang ipinagdiriwang nakapistahan ay yung araw ng kanilang kamatayan sapagkat yon ang araw ng kanilang pagsilang sa langit. Yan. Okay, si San Isidro ang manggagawa. So, pag gusto niyo hong makita yung buhay ni San Isidro, malaman ninyo kung ano yung nangyari sa kanya. So, i-google na lang po ninyo. Pero si San Isidro ay, ang isa-isa mga pangunahing debosyon ni San Isidro ay yung pagdalo sa banal na misa. Bago siya magtatrabaho sa araw, ay dadamo na sa simbahan para magsimba. No, pagkatapos sa saka siya magtatrabaho. Kaya siya palaging sinusumbong ng kanyang mga kasama sa bukid. Pero kahit wala pa siya, makikita nila may mga nagtatrabaho na. O kung nagtatrabaho naman siya, may mga katulong siya. And later on, nalaman nila na ito pala ang mga tumutulong kay San Isidro ay mga anghel. No? Well, isang bagay na gusto kong matutunan natin, mga kapatid, ay yung kahalagahan ng pagkakaroon ng mga santo o ng mga banal. Kasi may ilang mga Christian denomination na hindi maniniwala sa mga santo. Pero kung naniniwala ka sa Diyos, sa naniniwala kang may langit, ikasisiya mo na mayroong santo o mayroong mga banal na dinedeklarang simbahan. Bakit po? Kasi itong mga banal na ito ang patunay ng pag-iral ng langit na mayroon tayong hantungan, ito ay sa piling ng Diyos. Hindi ho ba? Siyempre, pag pinag-usapan natin yung mga santo, eh medyo ano po yun, tedious yung process, no? Mayroon tayong congregation sa Roman Curia na siyang naghumahawak ng mga causes, ang tawag natin dyan, for beatification and canonization. Tawag natin doon ay Congregation for the Causes of Saints. Kung gusto niyong makita yung proseso at kayo'y interesadong maging santo, mag-google kayo. Makikita niyo po doon. Okay? So, yun ang sinasabi ko. If we believe in God, if we believe in heaven, masaya tayo na mayroong mga santo. Mamaya, paralalayin po natin ano yung kinalaman ng mga santo sa Diyos at sa langit. Okay? Pangalawa, matututo natin kay San Isidro, God calls us where we are. Ang Diyos ay tinatawag tayo kung saan tayo naroroon. Ibig sabihin, kung ano yung ating ginagawa sa buhay. Magandang ginagawa sa buhay. Alam po ninyo, nung nakanoninay si Saint Isidore noong 1622, may kasabayan po siya eh. Noong taon na yon, si Teresa ng Avila. Si Teresa ng Avila, reformer po ng Carmelian. Si Saint Ignatius, si Saint Francis Xavier, si Saint Philip Neri. Mga big time na pangalan ho yan sa simbahan. At si San Isidro, isang magsasanga. Pero ibig sabihin, ang kabanalan ay inihahandog para sa lahat. Iniaalok ng Diyos para sa lahat. Kalimitan po, itong panawagan sa atin ng Diyos para siya'y paglingkuran, naniniwala ako, isa po ang magitan initially ng mga talents na meron tayo. Kung papansinin po ninyo, yung talents na meron tayo, kalimitan, yun din yung pinupursu natin for our profession. No? Kaya hindi natin dapat ilayo yung profession natin doon sa bukasyon natin para paglingkuran ng Diyos. Kaya nga sinasabi natin, anything that is un-Christian, kung ang hanap buhay mo ay masama, eh hindi yun bukasyon. That is, ano, hindi yun pagtugon sa panawagan ng Diyos na ikay maglingkod sa kapwa sa pamamagitan ng iyong hanap buhay. Minsan, kailangan lang natin palawakin yung pagtingin natin sa hanap buhay. Pag sinabi natin kasing hanap buhay, totoo, hanap buhay, kinakailangan natin humanap ng ating ikabubuhay. Pero ang buhay din ay hindi lamang tungkol sa paghanap ng pera.
Ang buhay din ay tungkol sa paghanap ng kahulugan. Kaya minsan magtataka ka kahit malaking sweldo mo, parang hindi ka satisfied dun sa ginagawa mo. Parang may iba kang gustong gawin. At yung gusto mong gawin na iba na iyon ay hindi naman ganun kalaki ng kikitain mo. Pero yun nagbibigay sa iyo ng mas malalim na kahulugan sa buhay. See? So God calls us where we are. No? So initially, dun sa talent natin, doon natin matagpuan yung paunang tawag ng Diyos na sa kanya yung maglingkod. So ang tawag ng kabanalan ay hindi lamang tawag ng para sa mga pari. Ito'y para sa lahat. Diba? Sa nagtatrabaho, sa bukid, sa ama ina ng tahanan, sa nagnenegosyo, ito'y paraan ng paglilingkod natin sa ating kapwa. No? Hindi lang para sa matanda, para din sa mga bata. Yung call to holiness. Ngayon, pag pinag-usapan po natin yung pagbasa, ay makakuta natin yung pagbasa sa sulat ni Apostol Santiago. Kung susundin po natin yung reading proper to the celebration, no? Ng kapistahan ni San Isidro. Ang binigay na halimbawa sa atin ni Santiago, sa Santiago chapter 5, verses 7 to 8, tapos 11, 16 to 18. Sabi niya, mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyagan niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin, ang pagpatak ng una at huling ulan. Pag pinag-usapan natin yung pagtiyaga, naniniwala ako ito ay pananampalataya. Being patient is being faithful. No? Alam po ninyo, yung pagbubukid, pagkatanim, ito'y ginamit na halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo upang ilarawan ang paghahari ng Diyos. Halimbawa, magtatanim po kayo. Araw-araw po, titingnan mo yung tanim mo. Pag tinignan mo yung tanim mo, ganun kalaki. Paglabas mo kinabukasan, ganun pa rin kalaki. Parang walang nagbago. Pero alam mo na may nagbabago. Diba? Halimbawa, yung anak mo, sinilang, baby pa siya. Araw-araw mo, tingnan mo yung anak mo. May nababago ba dun sa anak mo? Parang wala. Pero alam mo, nababago. And then, paglipas ng panahon, parang nakalimot ka lang, lumaki na siya. Siya na ay lumago. Yan. So, sabihin, kung magiging faithful tayo, na alam natin na something good ay mangyayari kapag nagtiyaga tayo hanggang dulo, so alam natin na meron tayong mapapala. Diba? Kaya lang, alam natin, syempre, yung price of becoming is a painful process. No? Minsan gusto natin abrupt. Gusto natin mabilis. Ayaw natin ng mabagal. Iyan naman ang problema. May kasabihan tayo, no? Ang naglalakad ng matulin, kung matinik ay malalim. Baka sabihin mo, Father, ang naglalakad ng matulin ay may hinahabol. Okay? So, sige. Ngayon, pag pinag-usapan natin yung mga pagbasa, di una, ginamit niya si yung magbubukid. Tapos, binigay niya pang halimbawa ay si Job. Diba? O, babasahin niyo po yung aklat ni Job. Mababasa mo doon kung paanong si Job ay naging matiyaga hanggang sa huli. Una, siya ay matagumpay na tao. Pagkatapos, dumating yung maraming pagsubok sa kanyang buhay. Sabi nga ng asawa niya sa kanya, sumpay mo na Diyos na mamatay ka na. Pero sabi ni Job, nako eh, alam kong hindi natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin hanggang wakas. So, hanggang sa huli, pinanghawakan niya yung kanyang katapatan sa Diyos at siya na may ginantimpalaan ng Diyos dahil sa kanyang katapatan at pagtsatsaga. Ibinalik sa kanya yung nawala sa kanya times two pa. Okay? Sige. Yung isa po dito, sabi niya, ang panalangin, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. At binigay niyang halimbawa si Elias. Ito yung sinasabi ko kayo ng connection natin doon sa mga santo at yung sa pananahan sa piling ng Diyos. Alam po ninyo, isang prosesong kinakailangan para maging biyato o blessed or saint ay yung pagkakaroon ng himala. Si ang naghihimala, hindi yung santo, ano, sabihin natin. Yun ay gawa ng Diyos. Pero through his or her prayer, intercessory prayer, halimbawa yung isang taong nagdasal sa kanya
o yung isang mahal niyo sa buhay na ipinagdasal ninyo doon sa taong iyon ay gumaling at sasabihin ng science. Walang intervention ng science dito. It is supernatural. Yung mga teologyo na magsasabi, it is a miracle. Bakit dininig yung panalangin noong santo o noong biyato? Bakit gumaling yung taong ipinanalangin sa pamamagitan ni santo o ni biyato? Because he is with God. He is seeing God. Meron siyang beatific vision. No? Kaya, dinidinig ng Diyos yung kanyang panalangin sapagkat siya'y kapiling ng Diyos. Yan. Kaya malaki ang magagawa ng matuwid na tao. Kaya sabihin mo, kaya yun ho yung isang requirement para maging biyato or santo. Yung miracle. Ang Diyos ang gumagawa noon, hindi yung santo. Pero dahil siya'y kapiling ng Diyos at nasa harapan siya ng Diyos araw at gabi, kaya niya tayong ipagdasal, ilapit sa Diyos sa pamamagitan ng kaniyang panalangin. Bakit siya nandoon? Dahil siya'y banal. Yeah. Kaya sabi natin, kung tayo naniniwala na may langit, kung tayo naniniwala na may Diyos, masaya tayo na may santo. Sapagkat sila, yung mga pangunahing palatandaan na hindi kasinungalingan ang Diyos, na hindi kasinungalingan yung santo, na hindi kasinungalingan yung langit. Sapagkat, may nangyayari at patunay yung pagdinig sa ating panalangin sa pamamagitan nila. Okay? So yung gospel, ang gospel natin ay galing kay San Juan 15, chapter 15, verses 1 to 7. Sabi ng Panginoon, ako ang tunay na puno ng ubas, kayo ang mga sanga. May kasabihan po tayo, ha? Anong kasabihan natin? Kung anong puno, siya ang bunga. Totoo. Sabihin, kung ang puno, kung sa puno tayo nakakabit at ang puno ay ang ating Panginoong Jesucristo, dapat pareho natin ng bunga. Ganun tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng yung isang magandang puno ay magbunga ng masama. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo doon, kapag tayo ay namumunga, ang Diyos ang napararangalan. Let your light shine that they may see your good works and give glory to the Father. Okay. Pangalawa, sabi niya doon, ay apart from me, you can do nothing. Kapag kayo nakahiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Pwedeng sabihin ng mga pilosopo, meron. Meron kami magagawa, di ba? Meron naman mga ginagawa yung mga walang yung mga hindi naniniwala sa Diyos eh. O yung mga lumalapastangan sa Diyos. Wala ba silang ginagawa? May mga ginagawa po sila. Pero pag inisip natin yun, pag sinabi ng Panginoong wala, ibig sabihin, whatever you do apart from Him accounts for nothing. Walang kwenta. Walang kwenta yung iyong ginagawa. It's either sinisira mo yung sarili mo, sinisira mo yung kapwa mo, wala kang pakialam sa iba. Kaya apart from God, apart from Christ, you can do nothing. Totoo. Kung gumagawa ang isang tao at wala sa kanyang diwa ang Diyos, anong ginagawa niya? Sisirain niya yung kanyang sarili. Sisirain niya yung kanyang kapwa. So apart from me, you can do nothing. Hindi sa wala kang magagawa. May kaya kang gawin kahit nakahiwalay ka sa Diyos. Pero yung ginagawa mo, walang kwenta. Iyon ang ibig sabihin noon. Natural, pag medyo sabi niya, kapag kayo nakahiwalay, sabihin, patay. Diba? Putuli mo yung sanga sa puno, anong nangyayari sa pinutol mo? Patay na yun. Eventually, matutuyo. Tapos, anong gagawin? E di, maigi pa pang gatong. Ano po? E kung medyo wild pa yung imagination mo, isipin mo kung ano yung gatong na yun. Kung may langit, may impyerno. Ay, naku, Diyos ko, nakatakot naman yun, Father. Okay? So, una, sabihin natin yung ating sinabi ko kanina, kung tayo'y naniniwalang may Diyos at may langit, tayo'y na masaya na merong mga banal. Sapagkat sila ang patunay na pag-iral ng Diyos at pag-iral ng langit. So, hindi tayo nabubuhay ng walang pag-asa. Pangalawa, so yung ating trabaho, yung ating bokasyon. God calls us where we are. Kahit saan tayo, anong ginagawa natin? Basta ito'y para sa Diyos, iyon ang ating bokasyon. Okay? Pangatlo, yung pagtsatsaga ay
pananampalataya. The process of becoming is a painful process, but we trust God. Na kahit ano pa yung mangyari, hanggang sa huli, pinanghawakan natin ng matuwid, mararating natin ang gusto natin. Di ba? Okay, panalangin ng matuwid ay mabisa. Kaya tayo dinidinig yung panalangin ng banal sapagkat siya'y nasa harapan ng Diyos araw at gabi. Kung siya'y nananalangin para sa atin. Okay, so yung kung anong puno siyang bunga, tama yun. Kapag tayo pabuting Kristiyano, alagad ng ating Panginoong Isokristo na pararangalan ng Diyos. Panghuli, sabi natin, apart from God, we can do nothing. Hindi sa wala tayong magagawa, pero yung ginagawa natin, kapag tayo nakahiwalay sa Diyos, walang kwenta. Okay? So, panalangin natin sa Diyos, mga kapatid, na patuloy niyang pagpalain yung ating mga pagsusumikap sa araw-araw at gawing mabunga yung ating mga hanap buhay. Ilaan natin ang mga gawain na ito para sa Diyos at para sa ating kapwa. Realizing that we are helping God sa kaniyang pagnanais na mapabuti ang ating kalagayan, ang kalagayan ng ating mga kapatid at ang kalagayan ng mundo. Maraming salamat po.